At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bisi Basura, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Ang tatay de Bessie ay isang OFW at ang kanyang ina, ang kanyang kasama sa bahay, mag-isa lang siya dada. At si Bessie ay tamad maglinis kung saan-saan niya tinatago ang kanyang mga basura. Isang araw, dinaanan niya si Beto para sila'y pumasok. At habang sila ay naglalakad, tinatapon nila kung saan-saan ang pinagkainan nila ng pagkuhan. At sinaway ito ng isang babaeng naglilinis na kalsada sa itinapon nilang basura. Dapat na ilagay sa basurahan. Ngunit si Bessie ay matigas ang kanyang ulo. Tinapon pa rin niya doon sa kalsada. At tumakbo sila ni Beto. At sa school naman, pinaglinis sila ng kanilang teacher. At napansin ni Lloyda na marumi pa rin ang nililinisan ni Bessie dahil nilalagay lang niya sa kilid ang dumi na nawawalis niya. Ngunit si Bessie at Beto ay nagmamadali para makapaglaro na sila. Ngunit nakita nila ang class record ng teacher nila na si Miss Kalinisa. At sinabi ni Lloyda na ibibigay nila yun sa teacher at makakailangan niya. Pumunta nga sila sa bahay ng guro at pinakain sila doon. At sa kinagawian nila ni Betong at Bessie kung saan-saan nila tinatapon ang kanilang mga balat ng pagkain. Kahit sinasaway sila ni Lloyda, Ay, naku, ang sarap talaga itong pinakain sa atin ni Ma'am. Oo nga, ang sarap talaga. Ay, naku, hihinga ko kay Ma'am nang ipapasalubong ko sa nanay ko. Naku, Betong, nakakaya kay Ma'am. Pinakain na nga tayo, tapos manghihingi ka pa. At isa pa, huwag naman kayong ganyan. Tinatapon yung pinagkainan nyo kahit sang basura. Nakakayo, ang linis-linis ng bahay ni Ma'am. Tapos, magkakalat lang kayo. Hay, nako. Masipag naman si Ma'am na maglinis. Kaya kahit magtapon tayo at magkalat. Mga, nako, marami pa lang kamay ko. Pupunas ko dito sa sopa nila. Ha? Beto, Ma'am! Huwag mong gawin yan! Nako, madumi na yan! Oh, masarap ba? Opo, Ma'am. Ang sarap-sarap. Ma'am, naku, sarap-sarap. Nagustuhan ko po. Ay, opo, Ma'am. At sabi nga ni Betong, gusto niya humingi para may pasalubong sa nanay niya. Uy, uy, nakakaya. Huwag mong sabihin kay Ma'am. Huwag. Oh, mga bata, ibibigay ko talaga yan sa inyo. Tig-isa kayo, ha? Naku, Ma'am! Salamat po! Sige na. At baka hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Ay, sige po, Ma'am! Salamat po ulit! Halina kayo! Nakaalis na sila. At ililipit ko itong mga kanilang pinagkainan. Ano to? Anong mga kalat to? Naku, pati sofa. Bakit ganito ang dube? Pati dito sa ilalim ng lamesa, kung saan-saan nila tinapon ang kanilang mga pinagkainan. Mga batang yun, oo. Pinagpunasan pa nila ang sofa ko. Ay, nako. Thank you.
mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kalinisan ng ating kapaligiran. Importante sa atin yon para maging maganda ang ating kapaligiran. Alam nyo ba na ang kalinisan ay kalusugan? At pag malinis ka sa kapaligiran, ay maiiwasan natin magkasakit. Walang pagbabahayan ang mga lamok at mga mikrobyo. At walang magbibigay sa atin ng masamang karamdaman. Lalong-lalo na pag napapangalagaan natin ang ating kalikasan. Kaya kailangan, itapon natin ng maayos ang ating basura at panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. Okay, class. Mag-dismiss. Magkita ulit tayo bukas. At huwag niyong kalilimutan hang mga assignment ninyo. O sige. Bye, class. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa daan. Kayang sasabihin ni Ma'am sa atin? Ewan ko. Basta, hintayin na lang natin siya dito. Uy, magkabigyan tayo naman ng candy, ha, Bitong, di ba? Oh, andyan na si Ma'am. Papalapin na sa atin. Andyan na. Oh, pumunta kayo kahapon sa bahay ko. May dalawa sa inyo ang naglagay ng wrapper ng yema at pastillas sa sofa ko. At nagpunas ng dumi sa sofa. Kaya matanong ko, sino ang gumawa nun? Sino sa dalawang yon? Ma'am, ako po, ma'am. Ako po. Oh, Betong. Alam mo ba na hindi maganda ang ginawa mo? Masama yon. Sorry po, ma'am. Sorry ka. Eh, wag mo nang ulitin yun, ha? Wag na wag nyo nang uulitin. At hindi lamang dito sa bahay ko, kundi maging sa ibang bahay rin. At pati na rin sa inyong bahay. Dahil hindi maganda. Masama yon, Betong. Naintindihan mo ba ako? Opo, ma'am. Sorry po. At meron pang isang empty tray. Kanino naman yon? Ma'am, di po ako. Di ako yun. Ma'am? Ikaw ba, Loida? Eh, hindi po ako, ma'am. Di ikaw? At hindi rin si Bessie? Eh, sino sa inyong dalawa ang nagkalat? Betong, sino sabihin mo? Eh, ma'am, hindi ko po alam. Kung walang aamin sa inyong dalawa, first, ito ang sasabihin ko. Siya ang babalikan ng basurang tinatapon ninyo. Kung ano ang tinapon ninyo na mga tao ay itatapon din sa inyo. Matuto kayong maging masinop at matuto na magtapat ng katotohanan. Tandaan ninyo yan. Bessie, bakit di mo inamin ang kasalanan mo? Nakabitong, di ako tanga para aminin yun. Bahala siya. Mali naman yung ginawa natin at isa pa, kasalanan naman natin yun eh. Eh, siya naman ang nagliya sa atin na kumain doon, diba? At nagpapasok sa kanyang bahay. Kaya wala tayong kasalanan doon. Eh, naku, bahala ka nga. Basta ako, umamin na ako. At di naman si Lloyd ang nagkalat dun, kundi ikaw. Sige, subukan mong isumbong mo ko. Di na kita kaibigan. Di ba? Ang kaibigan, walang laglagan. Kaya wag na wag mo kong ilalaglag, ha? O, tingnan mo, wag mo sabihin kay Miss Kalinisan. Betong, kung hindi, mawawalan ka ng kaibigan na gaya ko. Thank you.
sarap naman ito. Buti na lang, bumili ako kanina habang nanonood ng TV, may kinakain ako. Mm. Ay, para hindi ako antukin. Galit si Ma'am Kalinisan. Wala akong kasalanan dun. Bakit pa niya kasi kami pinapasok sa bahay niya at pinakain? Bahala siya. At pag may naglaglag sa amin, di ko na siya kaibigan talaga. Ha? Ano yun? Parang, teka nga, tingnan ko. Tatayo ako dito. Ay! Ay, ano ito? Naku, dumikit sa mukha ko ang tinapong ko na wrapper ng mga candy at chichirya. Aray! Aalisin ko ito. Aalisin ko. Ayaw maalis. Anong nangyayari? Nay! Inay! Tulungan niyo ako! Inay! Naku po, anong nangyayari? Bakit dumidikit ang mga basura sa akin? Nay! Tulong! Ako namang bata ka. Bakit naman kasi pati chewing gum pinaglalaruan mo? Di naman po chewing gum ito eh. Eh kung hindi chewing gum, ano yan? Bakit dumikit sa mukha mo? Di ko po alam, inay, kung bakit dumikit yan sa mukha ko. Bigla na lang dumikit. Ay, ang sakit. Sandali, sandali. Tatanggalin ko. Dahan-dahan naman po, inay. Aray! Aray ko! O, ayan. Tanggal na. Siguro... Hindi candy yan, ano? Ha? Hindi candy yan. Hindi po. Ano yan? Bakit dumikit? Anong hindi ang sinasabi mo? Ikaw talagang bata ka. Kahit ano pinaglalaruan mo. Kaya yan tuloy. Dumikit sa mukha mo. Mabuti na lang at natanggal ko. O sige na, gawin mo na yung assignment mo doon sa kwarto mo. At isa pa, yung sinasabi mong sulat mo sa tatay mo, bakit hanggang ngayon hindi mo pa natapos? Naghihintay na yung tatay mo dun sa ibang bansa. Utang na loob naman, anak. Gawin mo na. Opo, opo. Gagawin na po. O, sige na po. Diyan na kayo, inay. Naku naman, batang ito. Ay, nagkalat na naman dito. Ay, maitapon ko na rin sa basura. Ay, Diyos ko, batang ito, hindi marunong maglinis. Andito po tayo para sabihin ko po ang mga dapat nating gawin. Mga nanay, mga dapat ninyong gawin, mga nanay. Kaya mag-pay attention kayo. Ito po ang papag-aralan po natin. Ihiwalay natin ang mga nabubulok sa hindi nabubulok. At gawin nating recycle. Kayo nanay, anong masasabi ninyo? Naku naman, ma'am. Dadagdagan niyo pa ang trabaho namin sa bahay. Hindi nga kami magkaundaga na sa trabahong bahay, dadagdagan mo pa. Eh, bakit namin paghiwalay-hiwalayin pa yung mga basura? Isisegregate pa, pare-pareho naman ang mga basura. Eh, bakit kailangan pa, ma'am? Mrs., kunting dagdag sa trabaho lang naman to. Kung tutuusin eh, kayo naman ang makikinabang. Disiplina lamang ang kailangan. Ay, naku, ma'am. Ang dami ko pong trabaho sa loob ng bahay namin. Bakit ko pa dadagdagan? Aksaya lang ng panahon yan, magsisegregate kang basura. Pare-pareho naman yan eh. Eh, sinasabi ko lang po, para malinis ang paligid at di magkakasakit. Kaya disiplinahin ninyo rin ang mga anak ninyo. Ma'am,
Yung sinasabi nyo, hindi ko magagawa yan. Marami akong ginagawa sa bahay. Sabihan nyo na lang yung ibang nanay. Pero ako, hindi ako interesado sa mga sinasabi nyo. Tinatamod mo dyan, Besi. Baka magkatotoo yung sinabi ni ma'am sa'yo. Sige ka. Ay, naku, Bitong. Matatakutin ka. At isa pa, wala naman kung masamang ginagawa. Ay, Besi! Nagsisinungaling ka na naman dyan. Ikaw ang nagtago ng mga basura dun sa supa ni Madam. Tapos sabihin mo, hindi ikaw. Eh, kumain na tayo doon, di ba? Pero anong ginawa mo? Nagtapon ka ng basura kung saan-saan. Tapos, nagsinungaling ka sa kanya. Sinungaling ka talaga. Eh, ay, anong masama sa ginagawa ko, Alayda? At isa pa, ganun din naman ginagawa ng nanay ko. Teka, ang ibig kong sabihin na mali ang nanay ko sa mga ginagawa niya rin. Kasi, ganun din ang ginagawa ko. Sandali! Sana magtapat ka kay Ma'am at humingi ka ng sorry sa kanya. Sabihin mo yung totoo. Sorry? Para saan yun? Eh, bakit ako? Humingi ako ng sorry kay Ma'am. Basta ako, ayoko. Wala akong ginagawang masama. At saka kayong dalawa. Oras magsumbong kayo. Di ko na kayo kaibigan. Basta hindi ako hihingi ng sorry. Tingnan mo yun. Ang sama-sama talaga ng ugali niya. Ano masama sa paghingi ng sorry? Simple naman yun, di ba? At isa pa, walang mawawala sa kanya kung magsosorry siya kay Ma'am. Simpleng-simple lang na bagay, hindi niya magawa. Oo, yun lang at di naman nagalit si Ma'am, di ba? At least sinabi ko yung totoo sa kanya. Ay naku, si Besi talaga. Ang mabuti pa, halika na Betong. Uwi na tayo! Hindi ka na! Ma'am, gusto ko po sanang sabihin sa inyo na hindi ko magagawang mag-iwan ng basura at saka yung bakanting tray, hindi ko po pinunasan ng marumi yun. At saka yung nagsiksik ng wrapper sa supa nyo, hindi ko po yun nagawa. Hindi ako yun, Ma'am. Alam ko naman yun, Lloyda eh. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi po, pag sinabi ko po, magagalit sila sa akin. Kasi po, alam niyo po, kaibigan ko si Besi at si Betong, kaya tikom lang po ang bibig ko. Ayaw ko po kasi magalit sila sa akin eh. Ayaw ko mapahamak sila dahil sa akin. Alam mo, Lloyda, di masama ang makipagkaibigan. At hindi rin masama kung may ginawa silang hindi maganda, ay dapat na sabihin mo. Huwag mong itago ang kanilang ginawang mali. Di naman masama ang magsabi ng totoo eh. Ikaw ang mapapahamak kapag kapatuloy mo silang pagtatakpan sa ginagawa nilang mali. Ang tunay na kaibigan ay nagsasabi ng totoo at sinasaway niya ang kanyang kaibigang nagkamali. Magbabago pa kaya si Bisi? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bisi Basura.
dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula. Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.